Maligayang pagdating sa kidsplot.com. Tangkilikin ang kwentong ito at ibahagi sa iyong mga kaibigan. Simulan na natin ang kwento. Si Isabella, isang batang artista na may hilig sa pagkukwento, ay nasumpungan ang kanyang sarili na gumagala sa makulay na kalye ng Monterrey. Isang gabi, habang naglalakad siya malapit sa isang parke, nakasalubong niya si Miguel, isang matandang lalaki na kilala sa kanyang mga mahiwagang kwento. Naiintriga, nilapitan siya ni Isabella. Ikinwento ni Miguel a magandang kwento ng diwata na ipinasa sa mga henerasyon sa Monterrey. Nagsalita siya ng a nakatagong hardin kung saan mabubuhay ang mga diwata sa unang liwanag ng bukang liwayway. Gayunpaman, ang mahiwagang ito, ang lugar ay maaari lamang mapuntahan ng mga taong nagtataglay ng tunay na pagmamahal sa kalikasan at isang dalisay na puso. Dahil sa inspirasyon ng kwento ni Miguel, nagsimula si Isabella sa isang paglalakbay upang hanapin ang Enchanted Garden. Ginastos niya araw at gabi na ginalugad ang bawat sulok ng lungsod, humihingi sa mga tao ng mga pahiwatig tungkol sa hardin. Nasaan? Determinado at umaasa, ang pag-usisa ni Isabella ay nagpatuloy sa kanya. Sa huli, si Isabella napadpad sa isang tagong eskinita na pinalamutian ng mga kakaibang simbolo. Naintriga, sinundan niya ang mga simbolo. Hanggang sa marating niya ang isang sinaunang pintuang gawa sa kahoy. Habang itinulak niya ito, natagpuan niya ang sarili sa isang ethereal hardin na puno ng makulay na mga bulaklak, umaawit na mga ibon, at kumikinang na mga paru-paro. Ang puso ni Isabella, napuno ng saya habang nasaksihan ang mga engkanto na nagliliparan sa mga bulaklak. Hindi nagtagal ay napansin niya ang isang diwata, Luna, na nagpabanaag ng kabaitan at init. Ipinaliwanag ni Luna na siya ang tagapag-alaga ng hardin at kanina pa naghihintay na makapasok ang isang tulad ni Isabella. Ginabayan ni Luna si Isabella sa engkanto hardin, nagtuturo sa kanya tungkol sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan at pagpapahalaga sa kagandahan nito. Isabella, napagtanto na ang mahiwagang lugar na ito ay hindi lamang para sa kanyang kasiyahan kundi isang paalala ng pagkakaugnay ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Matapos gumugol ng mga hindi malilimutang araw sa Enchanted Garden, nagpaalam si Isabella kay Luna at bumalik sa Monterrey. Sabik na ibahagi ang kanyang karanasan. Miguel, sinugod niya ito upang hanapin sa parke kung saan sila unang nagkita. Ibinahagi ni Isabella ang bawat detalye ng ang kanyang pakikipagsapalaran kasama si Miguel, na nagpapahintulot sa kanya na maranasan ang kagandahan ng Enchanted Garden sa pamamagitan niya. Mga salita. Sa panibagong inspirasyon, nangako si Miguel na patuloy na maakit ang puso ng iba sa kanyang mga kwento. Tinitiyak na nabubuhay ang mahika. Naging a minamahal na alamat sa Monterrey. Ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay naakit sa lungsod, umaasa na mahuli ang isang sulyap sa mga diwata at maranasan ng engkantamento para sa kanilang sarili. Wakas!